Hi, I'm Borko. I'm Jesse Bash of Bren Esports Valorant Team. Ako, ang role ko sa team ay controller. Ikaw ba, Bash? Ano ako, initiator. And tayo, ako yung IGL ng team. Okay guys, ako di ako masyado maarte sa mouse, pero ang importante lang sa akin, comfortable yung sa kamay ko. Fit siya sa kamay ko, yun lang. Ikaw ba, Jim? Ang importante naman sa akin sa mouse is yung sa weight nga. Kasi more on flicking yung ginagawa ko sa mouse eh. And yung about sa precision and dahan-dahan lang. So, importante talaga sa akin yung weight ng mouse. Gano'n ka ba kadalas magpalit ng mouse, Jim? Ako, usually mga months pag... Kita ko dami! Oo nga eh, pag may bagong labas na mga mouse, usually tinatry ko talaga sila. And yun nga, nagfi-fit naman din talaga sa mga kamay ko yung bagong mouse na lumalabas. Ikaw ba? Ako, ayun nga, hindi nga masyado mate. Since MOBA talaga yung laro ko before. And nag-Valorant lang ako 1 year ago. So, nakakadalawang mouse pa lang ako eh. Oo. Ayun. So, anyway guys, binigyan kami ni Asus ROG ngayon ng bago nilang Keris wireless mouse. So, tara, reviewin na natin yan. Let's go boys! So, ito yung ROG Keris wireless. Ng bago nilang wireless mouse na 2.4 GHz na ginawa for esports players. Kahit starting ka pa lang naman sa career mo, okay na siyang gamitin since magaan siya, 79 grams lang siya, diba Jim? Oo, magaan na to. Bukod sa magaan siya na 79 grams, Jim, yung PBT clickers niya okay din kasi hindi siya madulas, Jim. Check mo. Oo nga. Compare sa body niya. Oo. Yung... Pero alam mo ba yung PBT? Hindi ko nga alam yung meaning ng PBT. Hindi, pero ito yun, yung ano yan, yung clickers niya, parang hindi madulas. Oo. Yung texture ng parang clickers niya, iba compared sa body. Hindi siya yung madudulas pagka pinipindot. Oo. Kahit pawisin ka. So, para naman sa sensor ni ROG Keris Wireless, so meron siyang Pixar PMW 3335 sensor. So, may feature din siya na 400 DPI to up 400 to IPS. 400 up to 16,000 DPI. Mali. But ba IPS, 'di ba dapat hindi tracking kasi. Up to 400 IPS to 16,000 DPI. Oo. Oh, tapos yun nga, ilan ba DPI gamit mo? Ang DPI na gamit ko is 400 eh. Ikaw ba? Ako 800. Magkaiba pala tayo. Oo. So, yun. Sa ilalim niya din niya, Jim, yung glides niya, kakaiba. Naka-PTFE na din siya. Oo, tapos tignan mo, compare mo sa ibang mouse natin. Ang layo nga ng mga glides niya. Check. Then, apat pa siya. Tapos, meron siya sa gitna. Oh, tsaka hindi na rin siya palit. Pwede, ano, kailangan palitan. Oo. Dito kasi ibang mouse, diba? Ibang mouse eh. Diba? Na kailangan mo pang bumili ng glides. So, ang nakalagay dito ngayon sa ROG Keris Wireless, yung micro switches niya. And may alam ko may extra siyang Omron switches na kasama sa box. So, pwede mo pa siyang pagpalit-palitin kung ano yung mas okay sa'yo. Check natin. Dito dito. Clickers nga siya sa loob. Mm. And then, may extra glide siya. Dami palang extra. Oo, tama. May glide siya rin siyang extra. Pagka napudpud mo na. Okay. Ito yung Omron mouse switch, Jim. Oo nga. And ito yun din yung extra glide ng mouse. Ayan, may design. Oo. And may... then, sa sticker siguro. Sa sticker. Pero same lang din siguro yan. Mm-hmm. In case lang na masira. Ito, Jim, ano ito? Ito yung pang switch ng kulay yata sa side buttons, mouse 4 and mouse 5 button. May black siya na na color. And may gray din siyang color. And dito sa Keris natin is pink yung nakalagay. So pag babae ka, pink? Oo. Pwede na. Pag minimalist ka, siguro black. Yeah. Ayos din guys, kasi ang dami nang kasama pala. Ang daming extra, hindi mo na kailangan umorder pa ng iba.
And lastly, may 3 modes ang ROG Keris. Like, pwede siyang wireless, pwede siyang Bluetooth, and pwede siyang wired through through USB-C. Kung saan ako komportable, di ba? Kung mayari gusto mo may wire, meron ka naman bungee, depende din. Para at least magamit mo yung bungee mo, yun, mag-wired ka. Pero kung gusto mong walang parang sa gabal is, syempre, mag-wireless ka. So, pag nalimutan mo mag-charge, hindi mag-wire ka muna. Oo. Personally, yung gamit ko na for 1 year sa dalawang mouse na gamit ko, wired yun parehas eh. Ikaw, puro wireless, di ba, Jim? Nagkaroon din kasi ako ng wireless, pero mostly, ano eh, wired din yung gamit ko. So, ayun guys, ayun na yung mga features ng ROG Keris wireless natin. And ngayon, susubukan na namin ni Borkum gamitin siya for Valorant. Yes, sir. Let's go. Yun. Swabe. 400 DPI. So, sa mga 400 DPI user dyan, okay itong ROG, ano, Keris wireless. Then yung sa clicker nyo, tactile din. Hindi siya, ano, hindi siya malambot, hindi siya matigas. Sobrang sakto. Same lang din siya, left and right click. Tapos yung side buttons, yun, malambot. So, about sa texture naman ng mouse, sobrang okay din para sa akin kasi feel ko mas maliit lang yung difference eh. Pero yung yun nga sa left and right click button niya is medyo rough siya and good siya para feel ko good siya para sa mga ano sa mga pawisin yung kamay. Ako minsan kasi pinagpapawisin yung kamay ko. Medyo nag-i-slip kasi. Pero dito sa PBT ng ROG Keris wireless hindi siya mag-slip through kahit ano, kahit namamasay yung kamay mo. So, about sa glide naman ni ROG Keris wireless is sobrang smooth din, lalo na sa mousepad na gamit ko is ROG Scabbard. Smooth surface kasi siya, sobrang dulas. So, pag nag-flip ako, sobrang dali para sa akin. Okay guys, ako naman magta-try. Tingnan natin kung totoo yung sinasabi ni Borkum. Pero ito, mukhang napi-feel ko naman na siya. Ayun nga, di ba hindi nga ako ganun ka-arte sa mouse. Feel ko pwede na ako magpalit agad-agad eh, kahit sa practice namin mamaya or sa tournament. Dahil sa size ng mouse niya, yung parang sakto na rin kasi sa mouse ko eh. Gito yung mga size ng mga mouse ko eh. Sakto. Yung mga mouse mo, di ba? Ergonomic yun. Oo, ergo. Tsaka wala akong problema sa glides niya. And yung click niya, ito rin yung mga trip ko eh. Medyo maingay. Kasi mga crisp yung pindot. Para kasabay nung pagpindot mo, yung putok ng ulo din ng kalaban. Sarap sa feeling ng ganun eh. Pero yun niya, overall, okay sa akin tong mouse na to. Sa sensor naman niya, okay din eh. Parang pagka nag-flick ka, sakto naman din kung saan mo siya i-stop eh. Sa mousepad lang din siguro. Depende rin kasi sa mousepad minsan eh. Yung mousepad ko kasi cloth eh. So, parang yung sensitivity ko dito, bumilis. Pero overall, okay siya eh. Okay yung sensor niya. Kumakagat naman lahat. Pati yung sa clicks. Hindi naman na yung ano, hindi yung belay or something. So, okay, ayun na po yung player review namin dito sa ROG Keris Wireless. Overall, nagustuhan ko naman siya. Ikaw ba, Borgum? Overall, good siya sa akin kasi yung mga mouse ko rin talaga ergonomic. So, yan, mag-fit siya sa kamay ko pag ginamit ko talaga siya. Same. So, ayun guys, thank you for watching. I'm Borkum. And I'm Jesse Bash. And always support Bren Esports. Thank you.